Umabot sa halos 5 oras ng matinding tanungan at pagsisiyasat ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga sa pangunguna ni Vice Governor Lilia Pineda ang 2 pagdinig sa umaling illegal Philippine offshore gaming operation sa bayan ng Porac nitong Biyernes. Ipinatawag ang mga concerned local and national agencies tulad ng DOLE, DSWD, BFP, DAR, DNREMB, Pag-ibig, PhilHealth, SSS, Bureau of Immigration at iba pa. Inimbitahan din pati business sector at mga private companies tulad ng Pelco 2, Angeles City Electric Corporation at PLDT na may direct o indirect engagement sa inimbestigahang Lucky South 99 Outsourcing Incorporation. Anong papelis nyo na pinaintulutan nyo to? Pinaintulutan ng land owner ito? There's a document, Your Honor. Actually, Your Honor, but I cannot answer that accurately, Your Honor, because that question, Your Honor, is pending in the court now, Your Honor. Wala akong pakialam sa court na nakapending. Inusisa ang kinatawan ng mga land owners. Parang ginamit lang din po yung pangalan ko. Nagpagamit ka naman. Opo. Nagpagamit ano kasi, ka naman, parang, ikaw ang nag-front. Maging ang tumayong presidente at major shareholder at incorporator ng RealWind at Lucky South 99 Outsourcing Incorporation na itinangging may kinalaman sa anumang operasyon o transaksyon pero umaming nagpagamit ng pangalan kapalit ng mas mataas na sweldo sa kumpanya sa loob ng 6 na buwan taong 2019. Nung time po na nag-a-apply ako ng, ng license, everything, mini-make sure ko po kasi na legal lahat. Tama ka naman. Actually, nagalit din po yung boss ko kasi bakit daw ako nagbabanggit ng mga legal entities like NBI, ganito, ganyan. Kasi sabi ko, ayokong matroubled kasi pangalan ko po yung naka-front. Oo, tama naman. Tama ngayon naman yun. Po, nung tinanggal ako, sabi ko, tanggalin nyo na ako sa Corpo, Whirlwind and Lucky South. Kasi para nagdududa ka na na mayroong mga... Bukod dito, natuklasan din na hindi legal na employer ang Lucky South 99 base sa mga datos ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. This is to certify that Lucky South 99 Outsourcing Corporation is not a registered employer based on the records of Social Security System. Lucky South 99 Outsourcing Incorporated po, hindi po siya so registered. We found no documents pertaining to the said corporation in our database. In addition, Lucky South 99 Outsourcing Corporation is not registered with PhilHealth. Hindi tayo pareho, sir. Hindi kayo nagtali doon sa mga inaprubahan ng AEP. Nagbanggaan din ang mga datos ng Bureau of Immigration at DOLE sa bilang ng mga foreign employees na nasa ilalim ng Lucky South 99. Higit 800 ang naisyuhan ng working visa ng Bureau of Immigration habang higit 100 lang ang binigyan ng Alien Employment Permit ng DOLE. Muli ring napuna ang mga lapses ng Porac LGU para masugpo ang illegal na operasyon ng kumpanya. Presidential Decree 771, revoke all powers and authority of local government to grant franchise, license, or permit and regulate forms of gambling. Nag-issue nga kayo ng building permit di ba? Sa pag-issue ng gambling permit or license, totoo naman yan, wala kayong authority dyan. That is the sole authority of PAGCOR by law. But under the provisions of the local government code, hindi naman sinasantabi ang kanyang mga regulatory functions. No? Kailangan kumuha ng locational clearance sa inyo. Kailangan kumuha ng building permit sa inyo bago kailangan kumuha ng occupancy permit sa inyo. Na nauwi naman sa turuan ng pagkukulang sa kinatawan ng PAGCOR. I am hoping po na hindi na po ulit mangyari yung lack of communication. PAGCOR! Na-damage na yung probinsya namin, pinakamalaking human trafficking scam yung Pampanga. Susunod, hindi na mangyayari. Kayo, PAGCOR, dapat bibiripin niyo yung LGU kasi nagtuturuan tayo kung sino talaga yung mayroong lapses.
Matatanda ang pinasok at hinalughog ng mga otoridad ang Lucky South 99 Outsourcing Incorporation sa compound nito na may 46 buildings sa loob ng 10 ektaryang lupain sa Barangay Santa Cruz, Porac noong June 7 dahil sa reklamong love scam, human at sex trafficking at torture. Maraming nakatakas mula sa pasilidad, kaya nasa 160 lang ang mga foreign nationals na nakuha bukod pa sa mga na-rescue na Pinoy. Sa utos ni Governor Dennis Delta Pineda, makikipagtulungan ng provincial government at Pampanga Police sa Bureau of Immigration and Deportation sa paghahanap ng mga nakatakas na foreign nationals sa mga niraid na POGO operations sa Clark at Porac. Dagdag naman ni Vice Governor Lilia Pineda, hindi titigil ang probinsya hangga't hindi matukoy ang mga operators ng Lucky South 99. Bukod sa danyos sa imahe ng lalawigan, hahabulin nila ang nasa 50 million pesos na utang nito sa amilyar. Kasama lahat. So, hindi lang kami nadadamage ang probinsya. Kaya nga tayo nandito ngayon para ano ang mga lapses ng national government? Ano ang lapses ng LGU? Ano ang lapses namin? Kaya kung magsama-sama tayo, hindi lang sa nangyari sa Pampanga, buong Pilipinas, malalaman nila, nakikinig na sila kung paano mo kontrolin itong mga illegal activities nito after the POGO, after, aside from the POGO. Human trafficking is coming, yung torture,